Usap mga tol. So, ayan. Eh, ito yung nasa harapan natin, no? Bagong-bagong motor. Honda ADV 150. Papatest ride sa atin ng aking tropa balls. Si Ryan Ocarisa. Mare, shout out. Bagong bili. Ayan, no? Bagong bili. So, mas mataas pa sa ninja to eh. Oo, taas nga. Nakakapanibago pag sakay ko. So yun mga tol, iikot ko lang tong motor na to, no? Alright. So ang ganda ng ganda nung ano, digital panel niya, no? Kitang-kita mo siya kahit maaraw. Tsaka saktong-sakto yung pagtingin mo ganyan, no? Kitang-kita siya agad. Yung riding position ko pag nakaganito, parang ewan ko, panda kasi ako eh. 5'4 lang kasi ako, kaya parang stress na stretch yung pa ako pag nakaganito. Yan o, naka-extend yung dalawang pa ako. Sa comfort naman yung riding habang umaandar ako. Siyempre siguro bago pa, no, yung Showa shocks, parang siyempre bago pa, kaya siguro matagtag. Kakakuha lang nito kahapon mga tol eh. Kaya ano, bag. Kaya parang medyo matagtag siya. Siyempre kapag ka nagamit na to, na nagamit, no, lalambot na rin yung mga shocks na yan. Tsaka ang laki niya mga tol. Ang laki niya, ang laki niya. Parang hindi ka naka ano, parang hindi ka naka 150cc yung feeling pag nandito ka. Swabe, swabe yung ano, swabe yung shock. So, Showa eh. So, sa ano niya, sa panel gauge niya, no, mga naka-display ay ano, time, ayan, no, 10:22. 10:22, walang nakalagay na AM. 10:22 lang. Siyempre, nasa area, nasa labas ka naman eh. May kitam naman, umaaraw eh, di AM. Kung gabi, kung madili, may DPM. Tapos yung date to day, yung gas ano, ang tawag mo doon, yung gas gauge, no? Ayun. Tapos merong fuel consumption per kilometer per liter dun sa may bottom, sa may bottom right, no? Kung nakikita nyo sana sa aking camera. Tapos meron na rin siyang, ang tawag mo doon, voltmeter sa kanyang panel gauge, no? So ayun, napakasarap gamitin. Maraming salamat sa aking kaibigan, no? Fresh na fresh, kahapon lang kinuha, na i-testing ko na agad din. Sa braking niya sa likod, swabe, disc brake eh. No? So yung brakes pala nito, sa tawag mo doon, sarap lang yung ABS, no? Kasi nga para siyang off-road style. So karamihan ng mga off-road style is nasa harap lang yung ABS, no? Minsan nga yung iba na off pa lahat, no?
So, ito si Honda, sa harap lang inilagay. Yung pa ako halos di na bababa eh. Oh, medyo matagtag pa siya. Bago pa eh. Maganda yung hatak niya. Hindi pa ako nakaka-testing ng NMAX eh. Tsaka Aerox. Pero yung kung i-compare ko siya sa PCX, yung hatak, mas mahatak to. Pero siguro kung top speed, baka mas mabilis yung PCX. No, kasi nung na-testing ko yung PCX, di pa ako nagbablog nun eh. Sarap niyang gamitin. So ayun, nakakalito to. Di gaya nung sa ibang, parang kahit sabihin mo nung ibang Honda, di ba yung click, ganito na rin, di ba? Parang ang layo ng ano, layo ng signal sa nakakasanayan ng iba. Kung bago, tama na, pindot ko nga yung busina. Maganda. Kaso parang kung compare sa ano, sa PCX, parang mas ramdam ko yung vibrations nito, no, habang ginagamit ko siya ngayon. Parang sa pagkakaalala ko kasi nung nagamit ko yung PCX nung aking kaibigan din, parang smooth na smooth kasi yun siya. So parang ito naman, parang mas nararamdaman ko yung vibrations dito sa handlebar. Tsaka itong windscreen nito guys, ito yata yung na-adjust, natataasan, no? Papakita ko na lang mamaya. Iikutan natin tong motor na to, titingnan natin at ating unti-unting usisain, no? Laki na, laki sa pakiramdam, laki, tsaka ang taas. Kung 5'4 kayo tol, mga tol, tingkayad na tingkayad kayo dito, promise, as in, wait lang ah. Ganda yung brake sa likod. Parang wala siyang combi brake. May combi brake ba to? Hindi ko sure. Pero parang feeling ko wala. Wala siyang combi brake. Yung front ABS lang yata. Kaya, subukan ko nga. Dapat ramdam ko yun eh. Hindi, wala. Hindi, agaya rin sa click. Sa click kasi pagka nag-rear brake ka, ramdam mo yung pumipiga yung front na ano eh. Yung front na tawag mo doon, lever, brake lever. Sarap po ang balanse guys. Hindi ko binababa yung pa ako kasi bukod sa pandak ako, ayan o, tingkayad ako, nakatingkayad ako sa kanya. 5'4 yung height ko ah, 5'4 ang taas niya. Sobrang taas niya, eh di naman sobra, manageable naman kasi magaan naman yung motor. Pero sa umpisa, kung hindi kayo sanay magmotor, maninibago kayo, no? Masasuggest ko yung PCX sa inyo kasi mas mababa yun eh. Yan, pag isang paa, ayan. Nakakapanibago. Hindi ako ma... No, yung signal light niya pala sa harap, parang yung sa likod ng click. Yung nakaumbok. Ganda ng ano, pagka piga mo, arangkada agad. Sarap. Sarap gamitin. Pero hindi ko to ina-advise sa mga beginners, no? Kasi mataas nga siya. Siyempre kapag beginners ka, gusto mo ano, yung pakiramdam mo dapat naka-apak na apak sa sahig, ano? Kasi andun yung confidence mo eh. Hanggat maaari gusto mo flat foot ka. Solid pre. Nakapanibago nga lang. Pero mataas siya, pero minsan hindi ko na binababa yung paa ko eh. Parang ano niya, sobrang stable niya kasi. Paan gaan? Oo, ngayon gaan. Kahit na malaki. So ito mga tol, ayan yung, so ayan, naka smart key na rin siya, no? Kapreya sa PCX, sa click, no? Tapos ito yung adjustable. Paano na-adjust to, pre? Ayan. Ayan ka to.
Yan. Tapos. Ah, nakataas pala 'yon. Ayun yung nakataas na version niya. So, yung nakababa mga tol. Nakababa. Oo, oo. Ganda nung nakataas. Ito, first to. Wala ito sa ibang motor. Mga tol, no? Oo. Ito kasi yung meron nito eh. Tapos ito nga lang. Ito lang talaga din. No? Pag masagi. Yung signal light niya. Tapos dito, mga indicator. Ito yung mga indicator niya, mga tol. Ayan, no? Sa signal. Pera. Nakabukas ba ito? Hala, hala. Pindutin. Ayan, ayan. Ayan, yung sa ilaw. Ay, sa susi. Ayan, ABS, check engine. Ito yata yung sa idling stop, no? Meron siya sa idling stop. Ito yung A yata. Tapos yan, yung signal indicator, mga tol, dito na nakalagay. Tapos yung high beam. Tapos ito, ito battery. Battery sign, no? Kapag siguro lobat na yung battery ng ano, yung motor. Tapos, pagka seat, ito, di ba? Ito, ito mga tol, sa upuan. Ayan, no? Malawak yung space. Mga spring load, so, ayan, no? Diba? Malawak, malawak. Pero, parang hirap maglagay ng ano dito, no? Full face. Pang half face. Half face talaga. Hmm. Yung libre. Wala, hindi na kaya ng full face to. Pero at least pag may ganito ka, hindi mo na kailangan, hindi mo na, pag mag-isa lang naman, pwedeng-pwede na siya. Ayan. Tapos sa fuel, ayan, fuel. May space pa siya oh, pwede ka pa maglagal ng barya eh. Kaso alugalag na yun dyan. Tapos ito, ito yung bulsa niya dito. Ayan, makikita nyo, power outlet, no? Ayan. Pwede kang, kung meron kayong sasakyan, or bili lang kayo sa Lazada, no? Yung mga cellphone charger sa kotse. Yan lang din yung ginagamit dyan. Ayan. Sarado na. Tapos, ang tanki rin nito, parang P6 na, no? 8 liters din. 8 liters. So, sa harap, sa harap yan, disc brake, may kita nyo naman ABS, no? ABS yan, ito yung sensor ng ABS nya. Ito yata yung 14 inch, tapos sa likod 13 inch, 13 yung sa likod, no? Tapos may kita nyo yung gulong, dual sport, kasi nga off-road design, off-road syempre, dapat pag off-road ka, dapat may putik-putik, pre. Kasi andun yung look nung off-road. Oo. Tapos ayan yung kapaganda, tama? Naka-showa, shocks ka na agad, no? Yung sinasabi ko kanina, syempre bago pa. Oo, ito yung paan ng passenger. Ganda din. Ganda. Pero good naman. Good na good siya. So LED. Ang ganda ng forma ng LED na ito, no? Kita yan. Kita ba? Ayan, kita naman yan. Ganda ng forma niya, no? X. Pa-X. Alright. So, ito. Ito, may hazard na siya. Idling stop. Ito yung magkabaligtad na, ano? Oo, ito, pre. Kahit nakagamit na ako nung click na ganito na din. Chappy 6. Nakalito pa rin. Yung grabber niya, maporma din, no? Sabay-sabay sa design. Ayan, sporty muffler. Itong design ng muffler niya parang hawig ng ano, Ninja 400. Oh. No? Ang laki din. Oo. Gwapo. Rear, sa rear, rear disc na rin to. Pero ito yung walang ABS. Pero at least disc brake na rin siya. Tapos ayan, 13. So, ang size ng gulong is 130-70. Ayan, 13. Sa likod, sa harap. Ano size na ito? Sa kabila. So federal yung gulong mo. Asa na yan? 110 80 110 80, federal na dual sport. Alright, so yun mga tol, shoutout muna tayo.
Siyempre shoutout sa may-ari ng motor. Oh, ay Ryan Ocarista. Sa papa niya. Oh, sayo na rin 'yon, pre. Sayo na rin 'yon. Siyempre. Oh, tines drive, tines drive. Kay Bounty, no? Tsaka sa mga kasama ko sa Team KYT Las Piñas, no? Kaila Pel. Yan, shoutout. Kay Bounty, nagpapa-shoutout kasi hindi ko daw siya sinoutout nung nakaraang vlog. So, ayan, pre, shoutout na kita. Yung dapat na kasama kong makakita na itong ADB na to, si Je. Si Je Carino, no? So, i-screenshot ko na lang, may YouTube channel din siya. Subscribe din kayo doon, mga tol. Business na nga yung kaibigan, so shoutout ko lang din. Si Dorey Drugs, no? So, ayan, like niyo yung page nila, i-screenshot ko na lang sa, papakita ko na lang sa screen, no? Alright. Maraming salamat sa panonood, guys. At please lang, sana sa mga lahat na manonood, pagpantayin naman natin yung ating, ano, subscribers, no? So, sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, no? Huwag na huwag niyong kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe, no? Kasi mas maraming nanonood na hindi nakasubscribe kasi sa nakasubscribe. Alright. So, yun. Stay safe, everyone. Ride safe. Peace out.